ko alam. Kasi nagka-training lang ako buong January. Well, kasi kapag volleyball, ang bilis ng oras, di ba? Lalo na yung training nyo is paulit-ulit everyday, tapos twice a day pa. Pero ayan, Gemma, welcome back to Kumu. Ang daming nag-welcome back ulit sa'yo. At syempre, kakaintay nila sa'yo, naaway na naman nila ako. Ilabas na daw kita at akala mo ipatago ka nila, di ba? Pero syempre, nasanay sila talaga na palagi ka nakikita. So ayan, welcome back to your second home dito sa Kumu. So mag-hello ka muna sa iyong mga viewers. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Sorry. Medyo ano yung boses ko kasi may sipon pa. And medyo unang-mukha na ako inaantok. Hindi, pero... May sakit ka? Hindi, ano lang. Sipon lang naman. Pero patap, ano na, pagaling na. Pero yon, thank you po sa inyong lahat at inabangan niyo po ako dito sa Kumu Life ni Ate Mel. Yes. Coming from you, ano yung biggest thing na natutunan mo talaga kay Ella? Ay, mami, tingin. Sabi ko na nga ba si Ana, andiyo sa gano'n. Ella, makinig ka, bibilda ka ni Gemma. O, bida ka dito, bida ka dito. Makinig ka sa'yo. Makakakilig ka. Ako, ano ba? ako, hindi kasi... Alam mo siya, nung... nakilala ko siya ba? Ganun. Ayan ang nagpapako yung vibe ba? Lumiliit yung babae. Lumiliit yung boses. Wait lang, hindi ko alam yung sabihin ko. Hindi, mas... simulang nakilala ko siya, mas naging confident ako sa sarili. Like, sinasabi naman din niya yun. Like, the way ako sumagot, maname, kahit sa paglalaro ko, grabe yung in-improve ng confidence ko. So parang... Wow, pang confidence. Tapos, nakainis to. Hindi kasi grabe ko, grabe yung support niya. Grabe siyang magbigay ng mga advice, ganyan. Talagang mapapaano ka talaga. Parang magigising ka sa katotohanan na, ay, oo nga, ganyan. Deep nga kasi siya. Oo, so yung soundtrack na. Favorite mo, please. Ano siya? Kaya siguro mas ano na, mas yung perspective mo talaga malawak na kasi ang dami mo nang na-absorb. Kasi magkaiba yun na, ikaw yung mag-share, ikaw yung nasalita. So marami yung na-absorb kasi natutukan makinig. Diba? Taray. Ano ba yan? Taray, nakakabugin talaga si ano, si Ma'am Charo ha. Makikinig pa pala ha. Kaya nasusulatan kita, yan ang tawag. Pag may problema ako ha, nakikinig din ba si Ella sa iba? Kasi tayo ng problema, may iba ko pwedeng tumawag sa hotline nyo dyan. Tsaka siya yung taong, pipiliin at pipiliin ka niya. Ah! Oh my God, what is that? What is that term, ano? Kahit ang dami nang naririnig sa yung hindi maganda. Oh my God. A teammate. Yan ang literal na teammate. In life. Hindi lang siya as a partner, siya as a friend din. Kahit ang dami nang naririnig sa yung na hindi maganda. Pero dahil nakilala ka niya, ng totoo, kung sino ka talaga, mas yung paniniwalaan. Oh my God! Yan talaga. Kasi kailangan ko talaga ng partner na pag nakilala ko, doon magsistick. Kasi di ba, sila yung lagi mong kasama, sila yung nakakakilala ng puso mo, ano ba mga intentions mo, hindi para mabilis lang ma-change ng kung ano mang marinig nila or what. Totoo. So, nakakatuya, of course! Ano ba yan? Double date na to! Yun talaga yung nagustuhan ko sa akin. Guys, don't set it. At saka siya yung taong, pipiliin ka niya. Ah! Oh my God, what is that, Gemma? What is that kind of, Parang kahit ang dami niya naririnig sa yung hindi maganda. Oh my God. A teammate. Yan ang literal na teammate.
in, kahit, in life. Hindi lang siya as a partner, syempre, as a friend din. Kahit ang dami niya naririnig sa'yo na hindi maganda. Pero dahil nakilala ka niya ng totoo kung sino ka talaga, mas yun yung paniniwalaan. Oh my God! Yan talaga. Ano, for you ba, is Ella a factor sa mga decisions mo? Sa paglalaro, Ako, pinag-uusapan naman yun. Siyempre, dalawa kami sa ano, sa relationship. So, pinag-uusapan naman yung lahat ng bagay na yun. So, pag ako din, pag may magusto kong decision para sa sarili ko, hindi ako basta nagde-decision. Mm-hmm. So, siyempre, dalawa kami. So, kailangan ko sabihin sa kami. And, gusto kong marinig yung side niya sa mga gusto kong mangyari sa life ko. And then, kung magtutugma kami, so, dun ako. Mm-hmm. And, lahat naman din ng mga decision ko sa life, hindi naman naging conflict sa amin dalawa. So, hindi naman perfect yung decision ko, pero, basang sa amin lang, kung saan kami magiging masaya, mm-hmm. kung ano yung makakatulong sa career namin, ganyan. And never naman kami, hindi kami nagkakaroon ng conflict sa mga decision namin. Mm-hmm. Kasi si Ella, parang hindi ko siya kilala na on a personal level, pero parang looking at her and sometimes parang hearing her talk, she seems very mature and very reasonable talaga. Na parang, I don't think she's the type of person na, ay, may kumukuha si Gemma. Kapag ka gusto ni Gemma, kapag ka na-feel niya, ito yung best for me, at nag-decide siya na maghiwalay sila sa team, I don't think she's the kind of person na, uy, wag, dito ka lang kasi sama tayo. Diba, parang, or baka assuming lang ako. Pero, diba, feeling ko ganun siya. Ganun ba siya? Pa-verify na ako. Ano lang siya, hindi, siya kasi, kung ano lang talaga yung magpapasaya sa akin, kung ano yung magpapagaan ng loob ko, ganyan, yung basta hindi ako magsisisi sa decision ko. Yun lang siya. Siya, guide lang siya. Binibigyan niya lang ako ng mga, ito yung magiging nangyayari. Pros and cons, ganyan. Oo, mga ganyan. So, ako talaga yung nag-decision. Ako yung nag-iisip sa kung anong magiging decision ko. Mm-hmm. So, siya, wala siyang, kung ito, kunyari, kung pangit yung maging decision ko, support lang siya. Wala siyang magagawa doon. Kasi yun yung gusto ko. Mm-hmm. So, yan lang. Lagi lang ako magtatanong sa kanya, okay ba to? Or, ito, pwede ba to? So, ganun lang ako. Ganun lang kami pa. Lagi sa isa't isa. Parang ano talaga. May guide talaga. Ako sa volleyball. And alam niya ang Creamline, super love ko. Siyempre, mas loob na ako sa kanya. And nakita niya kung gaano ko ka-love yung Creamline. And gaano rin, actually, idol niya ako. Wow, Charis. Mm-hmm. Best, ako talaga magsasabi. Love mo talaga best yung Creamline. Ako na talaga magsasabi. Nakakaloka. Pero sabi mo, parang super love niya yung kung paano ko as an athlete, kasi sobrang yung passion ko sa paglalaro, grabe daw. And yun, kaya tiwala rin naman siya sa mga decision ko pagdating sa career. Tsaka, alam mo yun, kasi yung Creamline system, hindi talaga siya, especially kapag ka, ayun nga, isa ka sa mga unang players talaga, alam mo yung roller coaster talaga. Uy, Tita MG, thank you po. Yung roller coaster na pinagdaanan mo at parte ka nun lahat, parang ang hirap naman nun na konting conflict lang, ay, wag na lang, ganyan. Pero yung pinaka nakakabilib talaga is, masabi ko talaga, love talaga ni Gemma ang Creamline. Kasi, alam mo yun, kapag ka, ito very technical lang na, syempre, kapag renewal season, si Gemma isa yan sa mga top value talaga na player. So, masabi natin na marami talagang teams yung gusto ng services niya, diba? Guys, don't settle. Makakakita din kayo ng mga ganitong klaseng tao. Yung, alam mo yun, yung ikakaganda ng life ninyo, ayun nga si Gemma, diba? Ang confidence niya, blooming pa. Tapos, alam mo yun, yung success niya talagang overflowing kasi supported siya by the right person. Kung saan, hindi ko alam. Pero ako sa Kumu, ako nakahanap ng true love. Si Gemma sa Creamline. Maghanap kayo ng brand niyo, bes. Ano? Makikikumu at Creamline. Ayan. At pero syempre, Gemma, not everyday naman anak tayo ng Diyos. Parang minsan may bad days din sa relationship. Pero how do you deal with, parang anong dynamics niyo
kapag hindi kayo okay, nag-usap pa rin ba kayo or applicable ba sa inyo yung rule na huwag matutulog ng galit? Well, hindi pa kami nag-aaway. Hindi pa kami nag-aaway. Ano yun? May ganun pala? Hindi pa kami nag-aaway. Tampuhan, ganyan. May isang beses nagkainisan kami ng sobra. So, ang ginawa lang namin, hindi namin na-taste yun isa't isa, pero like siguro mga ilang oras kami hindi nag-usap. Ganun lang. Mm-hmm. Kasi ako lang, sinabi ko rin ako sa kanya, ayoko rin naman na mag-uusap kami, na mainit yung ulo namin. Yes. Kasi mas, baka kung anong masabi namin. So, mas, syempre, hindi mo makakalimutan yung mga nasabi mo. Hindi mo na rin mababa. Tatatak na talaga yon. Kaya, kung ako, magkulong na lang kayo kung mainit yung ulo nyo, sa kubeta na lang kayo magpalitos. Sino parang na yun? Kasi, di ba? Tapos ako, natulog muna ako. Tapos kumain ako, kasama ko yung parents. Siya natulog lang siya, ganun. So, oh, sorry, Ella, na-elbow ka. Parents mo kasama, pag di kayo okay. Diba eh? So, yun. Tapos, after ng ilang oras, naglambingan na kami, ganyan. Tapos pinag-usapan, doon lang namin pinag-usapan nung okay na kami. Yung medyo, yung malamig na yung ulo namin. Tapos okay na yung feeling. Tapos, sabi ko yung, kasi ganito, ganyan. So, mas, naging okay na. Yeah. Sorry na kami sa isa. Kasi mas makaka-communicate na kayo eh, kapag clear na yung utak niyo. Kasi pag hindi, wala. Buo pa, salita niyo. Rah, rah. So, yan ang iiwasan talaga. Oo, ako pa naman din, pag galit talaga, hindi ko nakukontrol din yung... Ano nang didilat? Ah, gahanap ka ng karamay ah. Tinatry ko naman mag-control pag galit ako. Eh, pero ganyan din kami talaga. Kasi ang kami na pag-aawayan. Ang love kasi no, parang ang dali lang niya kasi mo feel mo lang 'yan eh. Pero yung respect, Mars, ay lumilipad. Yung respect, pag yan nawala, napakahirap ibalik niya. May mga nakakausap nga akong couple na napaka-wild din na mag-aaway. So, Mars, lumilipad. So, sabi ko, huwag ganun na parang shootain na mo now, I love you later. Kasi ang weird, diba? Na parang ano to? Ba't magmumurahan kayo? Tapos mamaya, I love you. Ano yun? Diba? Kaya, sana guys, maging ano tayo, advocate tayo ng healthy relationships. Diba? Sana, forever yun. Yes. Oh, hashtag Jella forever. Manifestation.